komprehensibong pagbabalita, pagtalakay ng napapanahong isyu, Kasangga in Action Internet TV. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Kasangga in Action at Surriyaw Kanto Tito DGTV. Inihahandog sa inyo ang Surriyaw Kan Kasangga Balita. Makasama sa balita sina Abner Lumanggaya, Gilbert Ampoan at Bon Abad. Sa tulong ng buong puwersa ng Kasangga Patrollers, narito na ang Surriyaw Kan Kasangga Balita. Magandang buhay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, petsa 12 sa buwan ng Oktubre, taong 2020. Samahan niyo po kami sa makabuluhang balitaan sa araw na ito. Narito na ang maiinit na balita na buong puwersang kinalap ng Surriyaw Kan Kasangga News and Current Affair. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako si Bon Abal mula sa Bulan, Sorsogon. Ako naman si Gilbert Ampoan mula sa Bayan ng Bacoor, lalawigan ng Cavite. At mula sa Bayan ng Gubat, ako naman si Kuya Abs Abner Lumanggaya. Balita mula sa lungsod ng Sorsogon. Tatlong medical frontliners sa lungsod ng Sorsogon na nagpositibo sa COVID-19, naka-recover na. Nakauwi na sa kani-kanilang pamilya ang tatlong health workers na bawang mga empleyado ng mga pampubliko at pribadong ospital sa lungsod ng Sorsogon na unang nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Sorsogon. Kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ng mga ito na sina Ralph Flores Du Chavez, 22 years old, residente ng Barangay Sirangan, Christian Sanes, 35 years old, residente ng Barangay Pampang, at Marisol Baron, 47 years old, residente ng Barangay Almendras, Cogon. Samantala, patuloy ang paalala ng PHO Sorsogon sa mga Sorsogano na mag-ingat at ugaliin ang palagiang pagsunod ng mga health protocols kagaya ng paghuhugas ng kamay, social distancing, pagsusot ng face mask at face shield at iba pa. Nasa 12,000 aso ang target mabakunahan ng City Veterinary Office ng Sorsogon. Bunsod nito, tiniyak ng nasabing opisina na ngayong Linggo ay matatapos nila ang pagbabakuna sa lahat ng aso sa lungsod mula sa 64 barangay. Ayon kay Dr. Alexander Destura, ang head ng nasabing opisina, sinabi nito na tatapusin nila ang kanilang target na bilang kung saan inaasahang pinakamarami rito ay nagmula sa Barangay Bibingkahan at Pangpang ang siyang pinakamalaking barangay sa lungsod at siya ring may pinakamaraming aso base sa kanilang monitoring. Gayunman, tiniyak ng opisyal na sapat ang kanilang bakuna para sa mga dog owners na nakaligtaang puntahan ng kanilang hanay at iba pa na napapabakunahan ang kanilang mga alagang aso. At sa dagdag na balitang lokal, wala umanong katotohanan ang kumalat na balita na mayroong nakatakas na primary contacts sa quarantine facility ng LGU Irusin. Ito mismo inilabas ng impormasyon ng Irusin MPS. Ayon kay Police Major Ruel Pedro, ang hepe ng hintilan, fake news ang kumakalat ngayon na balita sa kasentrohan ng bayan base sa kanilang ginawang pag-iimbestiga sa naturang pasilidad. Paglilinaw ng opisyal, totoong mayroong nagpaabot ng impormasyon sa kanilang himpilan hinggil sa naturang insidente, ngunit kanilang natukoy na hindi ito totoo. Dagdag pa ng opisyal, posibleng nagkamali lamang sa bilang ang attending health workers sa kanilang isolation area kung kaya't wala umanong dapat ipag-alala ang publiko. Gayun may nananawagan ito sa sino mang sumasailalim sa 14-day quarantine na handa nila itong aristuhin at sampahan ng kaso kung hindi ang mga ito'y susunod sa mga health protocols. Sa ngayon, nasa 4 na po na mga primary contacts at nasa 120 na mga secondary contacts ang binabantayan ng LGU dahil sa magkasunod na kaso ng COVID-19 na naitala sa naturang bayan.
para sa karagdagang balita patungkol pa din sa COVID-19. Kauna-unahang casualty sa COVID-19 sa bayan ng Matlog, Sorsogon na itala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagtala na ng casualty ang bayan ng Matlog na naging biktima ng COVID-19. Kinilala ang nasawi na si Dominga Garay Gayon, 89 years old, residente ng barangay Kamkaman ng nasabing bayan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, nagpaabot ng pakikiramay si Governor Chis Escudero sa pamilya Gayon matapos pumanaw sa nasabing sakit. Si Gayon ay nakarehistro bilang Bicol patient number 1,884. Siya ay na-admit sa Sorsogon Provincial Hospital COVID ward dahil sa hirap ng paghinga. Agad siyang kinuha na ng swab sample noong September 27, 2020 at nakumpirmang nagpositibo sa COVID-19 noong September 29 ng kasalukuyang taon. Samantala, sa Camarines Sur, nasa gip ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Goa mula sa kamay ng isang residente sa barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur, ang tatlong endangered wild birds. Nahuli daw ito ng mga nag-uuling sa nasabing lugar at ibinigay sa hindi pinangalan ng residente na ayon sa ehensya, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources, Conservation and Protection Act na kung saan mahigpit ay pinagbabawal ang pag-aalaga ng mga malapit ng maubos na lahi ng mga hayop. Ayon kay Marlon Azul, Wildlife Unit Head ng DNR, natuntun ang kinaroroonan ng isang Oriental Honey Buzzard sa tulong ng isang concerned citizens na nagbigay ng tips sa nasabing tanggapan na nakita nitong ipinost sa social media. Pagdating ng mga tauhan ng Senro Goa sa nasabing lugar, kasama si Supervising Ecosystem Management Specialist na si Merna Bailon, dito nakita ang dalawa pang rufous hornbills o kalaw na pawang nasa juvenile stage pa lamang. Sabi ni Azul, ang rufous hornbill ay tinuturing na endangered species habang ang Oriental Honey Buzzard naman ay halos kapamilya ng mga agila. Dinala na ang mga ito sa Albay Park and Wildlife na rescue center ng rehiyon kung saan pansamantalang aalagaan bago pakawalan sa kagubatan. Samantala, imbis daw na karne ang kinakain gaya ng ginagawa nitong paghahunting sa wild, ay kanin ang ipinapakain habang nasa loob ng hawla. At para po sa ating balitang lokal, posible umano ang patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Sorsogon sa oras na hindi pagbigyan ang kahilingan ng mga driver hinggil sa panawagan ng Sorsogon Integrated Transport Federation na magsagawa ng kaukulang aksyon kaugnay sa nagpositibong driver sa COVID-19. Hindi lang umano kasi ang driver at konduktor ang maaring malagay sa panganib ang kalusugan, kundi maging ang mga pasahero. Matatandaan na humiling si Ramon Dialca, ang presidente ng nasabing asosasyon o organisasyon sa CTLGU na magsagawa ng disinfection sa mga pampasaherong jeepney na bumabiyahing Bacon District patungong Sorsogon City and vice versa matapos magpositibo ang kanilang kasamahan na driver sa nasabing sakit. Bunsod nito, umaasang opisyal na tutugunan ng CTLGU ang problema ng mga tsuper na biyahing Bacon District para makaiwas sa sakit na COVID-19. Balita. Mga PDRRMC office sa Bicol, pinaghahanda na sa La Nina. Banta ng COVID-19 magiging malaking hamon sa rescue operations ayon sa OCD Bicol. Isang malaking hamon umano sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices sa 6 na lalawigan sa Bicol Region ngayong darating ang La Nina phenomenon. Ayon kay Ramil Nas, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, OCD Bicol, sinabi nito nga ang banta ng COVID-19 ay magiging malaking hamon sa rescue operations hanggang sa evacuation centers. Bunsod nito, pinaghahanda na ang mga PDRRMO sa 6 na lalawigan sa Bicol Region kung saan kabilang sa mga dapat ayusin ay ang mga evacuation centers at ang sapat na bilang nito. Kailangan ding matiyak na hindi magsisiksikan sa mga rescue vehicles. Gayun din ang mga personaheng nasa disaster management units, pati mga uniform personnel at mga volunteers ay ang nagsisibiring frontliners at panghuli ay ang bilang ng mga evacuation centers.
Ayon kay NAS, mas maraming pasilidad ang kailangan upang masunod ang social distancing. Mahalaga rin anyang tandaan na ang COVID quarantine facilities na paaralan ay hindi maaaring paglikasan. Bunsod nito, umaasa ang OCD na maagang naghahanda ang mga katuwang na opisina upang matiyak ang kaligtasan ng mga bituin. Naalalawigan ng Albay magkakaroon ng search for outstanding barangay sa pagpapatupad ng Albay for Beautification Clean and Green Program na layuning mapaganda at mapaangat pa ang turismo sa lalawigan. Ang matatanghal bilang outstanding LGU sa nasabing patimpalak ay mag-uwi ng 250,000 pesos na cash prize, 175,000 pesos naman ang first prize at 150,000 pesos naman para sa second prize. Mayroon namang 125 pesos sa third prize at tatanggap naman ng tigli 5,000 ang mga barangay na hindi mananalo bilang consolation prize. At para sa dagdag na balita mula sa lalawigan ng Camarines Sur, humiling sa ngayon ang City Engineering Office sa lungsod ng Naga na sana ay mapadali na ang pagtrabaho ng Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd Engineering District sa mga national highways. Ayon sa ahensya, unti-unti na kasing nakakaranas ng pagbaang Naga City bunsod ng pagpasok ng tag-ulan kung saan inaasahan ang La Nina phenomenon sa bansa. Sa impormasyong nakalap ng Surigao Kankutito Balita, may mga pagkakataon na umaapaw ang Naga River na nakakaapekto lalo na sa mabababang lugar. Ayon kay City Engineer Alex Canning, sa mga city roads halos wala nang problema pagdating sa drainages. Subalit may mga under construction ang DPWH. Hindi pa na ipagpapatuloy ang drainage sa Melchor T. Villanueva Avenue. Kailangan ding trabahuhin ang nasa bahagi ng Barangay Mabolo sa Maharlika Highway. Naintindihan anya ng LGU Naga ang kinakaharap na problema ng DPWH tulad ng sa road right-of-way, subalit kailangang mabilisan ang pagtrabaho upang hindi na dumagdag sa problema ng mga residente. Ngayon ni Naga City Mayor Nelson Legacion na pwede naman umanong gamitin ang bike lanes ng ibang mga sasakyan kung walang bisikletang tumatakbo sa lanes. Hindi naman anya sa lahat ng oras ay may bisikleta sa bike lanes, kaya pwede itong magamit ng alinmang sasakyan. Matatandaan na naging abala na ang lokal na pamahalaan ng Naga City sa pagsasaayos ng bike lane sa mga lugar na konsideradong bike belt dito sa lungsod. Ang sinabing bike belt na ito ay iyong malalaking kalsada ng Naga na malapit lamang sa sentro tulad ng Pamaniban, Magsaysay, Peña Francia, Diversion Road at iba pa. Sa ngayon, inuna muna nga ayusin ang bike lane sa may bahagi ng Panganiban Drive at isusunod na rin ang iba pang mga nabanggit na lugar. Ang bike lanes na ito ay nabuo dahil sa naipasang City Ordinance noong Vice Alcalde pa lamang si Legacion, na ang layunin ay mabigyan ng sariling daan ng mga nagbibisikleta na lalong dumadami ngayong may pandemya. Samantala sa Daet, Camarines Norte, Santambak na Water Lily ang inanod ng baha mula sa Daet River patungo sa karagatan ng Mercedes, Camarines Norte sa kasagsagan ng malakas na ulan noong isang linggo. Kapansin-pansin na matapos humupa ang baha ay may pangilan-ngilan pa ring water lily ang makikita sa karagatan. Mababatid na napakaraming water lily ngayon sa Daet River at hindi ito nilinis matapos makansila ang dapat sana ay fluvial possession. Nakaugalian na kasing linisin ang nasabing ilog at tanggalin ang mga water lily upang hindi makasagabal sa nasabing prosesyon. Pero dahil nga sa hindi na natuloy ang aktibidad, mistulang hinayaan na lamang ito at dumami ng dumami. Nangangamba tuloy ang ilang mga sumasakay ng bangka sa bayan ng Mercedes dahilan sa posible umano itong maging saninang disgrasya. Delikado kasi ang mga water lily dahilan sa maaari itong pumulupot sa elisi ng bangka na posible magdulot ng disgrasya habang nasa kalagitnaan ng biyahe. At para naman sa balita mula sa isla ng Catanduanes, kung namumroblema ang iba't ibang lalawigan sa buong bansa sa pagbubukas ng klase nitong nakaraang linggo, problema din ang sumalubong sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Panganiban sa isla ng probinsya ng Catanduanes.
Hindi lamang kasi ang pondo para sa paggawa ng modules ang suliranin, kundi pati na rin ang transportasyon at komunikasyon sa mga islang barangay na pinagdadala nila ng modules. Bunsod nito, samot-saring hinaing at problema kinakaharap ng mga guro at mga paaralan sa pagharap sa makabagong sistema ng edukasyon. Ayon sa isang guro ng Panganiban National High School na si Teacher Glenn Valledor, sinabi nitong karamihan sa kanilang mga mag-aaral ay nakatira sa mga islang barangay ng Tagdaraw, Panay at Tibo kung kaya pahirapan ang transportasyon sa paghatid ng mga modules, gayon din ang komunikasyon dahil sa kawalan ng signal. Tanging ang VHF radio communication lamang ng MDRRMO ang kanilang naasahan sa pag-follow up ng feedback sa mga modules kung nakakarating ba ito sa mga mag-aaral. Bunsod nito, panawagan ngayon ng mga guro sa naturang bayan na matulungan sila ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng solusyon ang kanilang suliranin upang patuloy na magpagbigay ng dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. At isa pa sa mga trending na balita, DOH nagpaliwanag sa pagka-expired ng mga binili nitong gamot. Sa budget hearing ng Senado ay ipinaliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi maiwasan na abutan ng expiration ng mga gamot na binili at inimbak ng Department of Health o DOH. Ayon kay Duque, minsan kasi ay hindi tumutugma ang bilang ng mga nagkakasakit sa dami ng iniimbak nilang gamot. Ikinatwiran ni Duque na kailangan mag-overstock o pasobrahan ang binibiling gamot ng DOH para palaging may available kapag kinailangan. Dagdag pa ni Duque, ang mga gamot ay parang insurance. Ibig sabihin, kailangan na palaging may gamot na magagamit kapag nagkasakit, kesa naman magkasakit ang taong bayan nang walang maibibigay na gamot ng DOH. Nilinaw din ni Duque na ang nakaimbak na gamot na inabutan ng expiration ay hindi kasing dami ng sinabi ng Commission of Audit o COA na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. Ayon kay Duque, may pamahagi na ang karamihan sa mga gamot na tinutukoy sa report ng COA na sumakop mula January hanggang December 2019. At para sa ating national news, nagpahayag ng kahandaan ang mga kongresista na dumalo ng personal sa Kamara sa pagsimula ng special session sa Oktobre 13 hanggang 16. Ayon kina ang Provinciano Party List Jose Simpson Jr. at Buhay Party List Representative Lito Atienza, marami ng mambabatas ang gustong luwagan ang restrictions na ipinatutupad sa Kamara para makadalos na sila sa personal o ng personal sa plenary session. Giit ni Simpson, ginagamit ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang COVID-19 crisis para mapigilan ang mga kalaban sa politika na ipahayag ang kanilang saloobin kapag isinasagawa lamang ang virtual na mga pagdinig. Ipinunto rin at yen sa ang kanya o ang kanyang manong naranasan habang nasa isang pagdinig kung saan hindi niya o hindi siya inayaang makapagsalita ng kanyang tutulin ang pag-aproba ng second reading para sa panukalang 2021 budget. Ayon kay Atienza, sinubukan nilang mag-object pero hindi sila pinayagan ng namamahala ng Zoom conference na i-mute o unmute ang kanilang mikropono. Inihayag din ni Simpson na binigo ni Cayetano ang mga miyembro ng Kamara at ang publiko dahil sa pag-mishandle nito ng 2021 budget. Balitang pambansa, magsasagawa ng kampanya para sa immunization ang Department of Health of DOH bilang babala sa posibleng pagkakaroon ng outbreak ng tigda sa mga batang Pilipino. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic dahil sa maraming mga magulang ang hindi napabakunahan ang kanilang mga anak. Sa ngayon anya ay bumababa ang bilang ng mga batang nababakunahan kung kaya't ibinabala nila ang posibleng pagkakaroon ng outbreak ng tigda sa susunod na taon. Kasunod nito bilang pag-iingat ay magsasagawa ang DOH ng supplemental immunization magsisimula sa October 26. Ayon kay Berhere, tinatayang nasa 2.4 milyong mga bata na nasa 5 taong gulang pababa ang madaling kapitan ng nasabing sakit. Kabilang sa mga komplikasyon na dulot ng tigdas ay ang severe diarrhea at dehydration. Kasama rin ang pneumonia, komplikasyon sa mata at tenga, pamamaga ng utak o di kaya ay permanent disability.
At para naman sa ating international news, ipinakita ngayon ng North Korea ang sinasabing isa sa pinakamalaking ballistic missile sa buong mundo sa isinagawang military parade para sa 72nd anibersaryo ng Workers' Party. Ang napakalaking missile ay sakay sa isang 11-axle truck sa climax ng halos 2 oras na seremonya at military parade sa kabisera ng bansa na Pyongyang. Ayon sa mga analyst, bagamat hindi pa batid kung na-test na ang bagong missile, mas malaki raw ang dalang banta ng North Korea sa sino mang ituturing nitong kalaban bunsod ng mas malaking armas. Bago masulyapan ang bagong ICBM sa parada, ipinagmalaki rin sa parada ang iba't ibang mga armas na nasa arsenal ng North Korea. Kabilang na ang bagong submarine launch ballistic missile at bagong mga tangket body armor. Sa kanya namang talumpati sa okasyon, ipinagmalaki ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanilang militar na nandyan para pangalagaan ang kanilang mamamayan. Kapansin-pansin naman sa okasyon na walang suot na face mask ang mga dumalo, kabilang na si Kim. Lalo pa't humaharap ang buong mundo sa krisis sa coronavirus. Nagpasalamat naman si Kim sa publiko at sa militar para sa kanilang tulong sa recovery efforts matapos ang nangyaring pagbaha kamakailan at sa paglaban ng bansa sa coronavirus. Bumako naman tayo sa balitang sports. NBA World binulabog ng big performance ni Butler. Umani ng papuri mula sa maraming fans at mga basketball stars ang nakakabilib na performance ni Jimmy Butler upang dalhin ang Miami Heat sa 2nd panalo laban sa karibal na Los Angeles Lakers. Ang panalo ng Heat sa Game 5 ay umigil sa sanay agarang pagsungkit ng Lakers sa kampiyonato makalipas ng 1 dekada. Hindi tuloy magkamayaw ang mga nanood ng pakipagsabayan si Butler, 31 years old, sa vintage performance ng 35 years old na si LeBron James na may 40 points. Nagtapos si Butler na may 35 points, 12 rebounds at 11 assists, kabilang na ang 2 go-ahead free throws sa final minute sa tinagurian ngayon na instant classic. Ang big game ni Butler ay nagbigay sa kanya ng 2nd triple-double ngayong finals para mahanay tuloy siya sa iilang NBA greats. Sa kabila ng panalo ng Miami, hindi pa rin kontento si Butler dahil hindi pa tapos ang misyon. Sa balitang showbiz, maging sa ilang celebrities ay nakarating na rin ang nagtitrending online na mga kapuna-punang pagkakamali sa ilang learning modules ng Department of Education. Tulad na lamang Lea Salonga na ipinost din sa kanyang Facebook page ang naturang mga wow mali na ginawang katatawanan ng mga netizens. Isa rito ay ang larawan ng owl o quago na mayroong label bilang ostrich. Nanlaki rin daw ang kanyang mga mata sa statement na halimbawa ng letrang L ay rabbit. Gayun din ang color matching pero hindi naman colored ang pagkakaprint sa mga nakaguhit na Crayola. Para sa 49 anyos na Tony Award winning actress singer, nakakatakot na baka maging never ending o wala nang katapusan ang kontrobersiya. Matatandaang ipinadistribute ang mga printed modules ng DepEd ngayon taon upang magsilbing alternative learning delivery mode lalo sa mga estudyanteng walang gadget at hindi maganda ang internet connection. Ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Lunes, petsa 12 na po ng buwan ng Oktubre taong 2020. Ako naman si Gilbert Ampuan, ang inyong kasangga mula rito sa Cavite. Maaari nyo akong isubscribe sa aking YouTube channel, just type Gilbert Ampuan. At mula po sa Bayan ng Gubat, ako po si Kuya Abs Abner Lumangaya nagsasabing, kung hindi ka naririnig, isuriyaw mo! Komprehensibong pagbabalita. Pagtalakay ng napapanahong isyu. Kasangga in Action Internet TV.